Kumusta mga Brad? Noong inilabas nga ni Honda dito sa Pilipinas ang Honda DU110, hati ang naging opinion ng mga tao. E na-expect kasi ng karamihan na yung Honda DU Japan version ang ilalabas dito sa Pilipinas. Pero inilabas nga po ay yung Indian version. As expected, mayroon pong nadismaya. Pero mayroon naman din pong mga natuwa. Karamihan nga po doon sa mga nadismaya, sinasabi talaga nila, pangit daw yung itsura. Kung matatandaan nga po natin, ganun na ganun din po ang sinapit ni Suzuki Bergman sa kamay ng mga taong mapanghusga. Kasi nga daw, napakabalki daw ng kaha pero maliit daw yung gulong. At binansagan pa nga po nila itong motor daw ni Johnny Bravo. Kung sa bagay, wala na rin naman talagang bago doon. Nakatira kasi tayo sa Pilipinas. Alam nyo naman ang mga tao dito, kung sino pa yung walang pera, sila pa yung panayreklamo. Pero kung ako naman ang tatanungin, pangit nga naman talaga. Pangit yung isa, pangit pa yung isa. Kasi nga, wala din akong pera. O yung mga walang pera dyan, alam nyo na siguro kung anong sasabihin. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, sa video ito ay pag-usapan nga po natin ang isang motor na may similarity nga po doon sa Honda DU110. At yung gulong naman niya ay kaparehas doon sa Bergman. Pero wag ka, kahit nga maliit yung gulong niya at bulky yung kaha niya, ay napaka-astig din naman ng kanyang itsura. At ito nga po ay ang Honda Elite 125. Unlike nga po doon sa Honda Dio at Suzuki Bergman, mukhang malabo na yatang mahanapan pa ito ng kapintasan. Kasi yung physical appearance pa lang niya, panalo na. Sa biglaang tingin nga po kapag siya ay nakaharap, parang kahuwid niya yung SYMD RG160. Yun ay sa biglaang tingin lang. At kung tititigan mo pa siyang mabuti, parang nga po siyang macho version ni Honda Grazia. Kumbaga, para siyang Honda Grazia na may abs. Sa likod may abs, sa gilid may abs, sa harap may abs. Parang yung basher ko, pati mukha may abs. At dahil dyan, pag-usapan na nga po natin kung ano nga bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba siya kaganda. So ito nga po ang Honda Elite 125 aka Honda RX125 na mayroon 124.9 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, naka-program fuel injected at ito po ay naka-air-cooled pa lamang. At pagdating naman po sa kanyang power, ito ay mayroong 9.3 horsepower at 7,500 RPM, 10.2 Nm of torque at 6,000 RPM. At ayon nga po sa claim ng mga tao na nakagamit sa motor na ito, ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 90 km/h. Huh? Yun naman po ay claim ng mga tao sa ibang bansa. Syempre ibang usapan na kapag Pinoy na yun nakasampa. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 6.4 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 45 to 50 km/l. Ang kanyang seat height ay may taas sa 772mm at 133mm naman ang kanyang ground clearance. At pagdating naman po sa sukat ng kanyang gulong, 90x90x12 sa harap, 100x90x10 naman sa likuran. Na parang katulad nga po doon sa Suzuki Bergman. Pagdating naman po sa kanyang braking system, disc brake sa harap at drum brake pa rin po sa likuran. Wala man siyang ABS pero meron naman siyang CBS or combi brake system. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po. At napaka-astig din ng kanyang headlight. Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka-digital. At katulad nga po sa mga nauusong features ngayon, ito din po ay mayroon ng smartphone connect. Na yun nga po sa ilan, hindi naman daw talaga nagagamit. At isa nga din po sa mga magugustuhan mo sa motor na ito, kahit papano, mayroon po siyang footboard extension. Yung mga taong mahilig mag-long ride, talagang makaka-relate sila dyan. Kaso lang, ito po ay wala ng kickstart. At yan nga po isa sa mga pinaka-concern ng mga taong walang pambili. Ang kanyang front suspension, syempre naka-ordinary telescopic. At yung kanyang rear suspension naman, single pa din. At isa na naman yan sa mga pinaka-concern ng mga taong walang pambili. Hashtag, bakit hindi pa ginawang dual shock absorber? At ang motor nga po na ito ay mayroong kabuuang bigat na 104 kilograms. At trivia lamang mga Brad, ang motor na ito ay hindi na po bago. Sabagat ang kauna-unang model nga po nito ay ginawa noon pang 1983. O diba? Parang motor ni Scheider, yung superherong mahihain. At paglipas nga po ng panahon, syempre talaga nang evolve na rin siya. At ang motor nga po ito ay available na rin sa bansang Japan, sa bansang China, sa bansang Brazil, at sa iba pang mga bansa. Pero hindi pa talaga dinala dito sa Pilipinas. Bias, 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 bias.
Pero hindi naman natin sinasara ang posibilidad na baka ilabas din yan dito sa Pilipinas. Kasi kung maalala ninyo, yung Intercon 25 ng TBS, dinala na rin dito sa Pilipinas. Kaya abangan na lamang natin ang magiging hakbang ni Honda. At last year lamang din po ito inilabas sa bansang Brazil. At ang presyo nga po nito doon sa kanilang bansa ay 10,120 Brazilian Real. Na kung i-convert nga po natin into Philippine Peso, ito po ay papatak ng 105,000 pesos. Alam mo Joy, sobrang saya ko. Bariya lang video ko. So bago nga po kayo mag-react sa kanyang presyo, alamin muna natin kung present ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. Una na nga po dito, ang kanyang lagayan ng istalyon. At good news mga Brad, mayroon po siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, mayroon din po siyang sabita ng undox. At doon pa lang, panalong panalo na. At oras na nga po para sa ating red horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse. Ah, worth it naman pala. So therefore, ang motor na ito ay talagang highly recommended. So ganito na lang muna mga Brad, kung may gusto kang sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. At syempre katulad ng dati, hindi magtatapos ang video na ito na hindi sumisigaw ang nag-iisang hari ng shoutout. At alamin na kung sino yun. So shoutout nga pala kay Alvin Peralta. Shoutout kay Emilito Navarro. At pati na rin sa asawa niyang si Christelle at sa anak nilang si Ethan. Shoutout kay Gualberto Okfemia. At pati na rin sa lahat ng traffic marshals ng NLEX. Shoutout kay John G. Palad. Shoutout kay Bull Update. Shoutout kay Darius Nofuente at pati na rin sa kanyang OBR na si Fraila Nofuente. Shoutout kay CG Rivera. Shoutout kay Ayhandran TV. Shoutout kay Jan Bong Robles at pati na rin sa Rosie North Chapter. Shoutout kay Jan Marcantila. Shoutout kay Renante Di Mailig. Shoutout kay Alejandro Lasconia Galvan. Shoutout kay Cardski TV at pati na rin sa kanyang anak na si Hannah Elaine. Shoutout kay G-Mark Grimpula. Shoutout kay Marco Antonio Barrientos. Shoutout sa poging si JB TV. Shoutout kay Jason C. Shoutout kay Romilo Makang Daser. Shoutout kay Joseph. Shoutout kay Rimon Heraldizo. Shoutout kay Joshua Jericho Cruzat. Shoutout kay Cowboy. Shoutout kay Paring Tanas. Shoutout kay Genesis Fusin Bugna. Shoutout kay Jopets Bangayan Avero. Shoutout kay Mario Tandog. Shoutout kay Ray. Shoutout kay Val Balane. Shoutout kay Robert San Andres at pati na rin sa asawa niya si Lenny Lim at sa kanilang anak na si Baby Robilin. Shoutout kay Gio and Simp. Shoutout kay Kabato AV. Shoutout kay Sanchez Carlos Harvey. Shoutout kay Joed Antig. Shoutout kay John Simon Andrew Malakas. Shoutout kay John David Moyano. Shoutout kay Tony Simbrano. Shoutout kay Renzo Romblon. Shoutout kay Gabs Diquinho Frias. So ganito na lang muna mga Brad, at muli, ride safe, stay at home at stay safe, at syempre, stay alive, K-bye.